may napanood akong mami na nagra-rant or nag-share ng experience niya tungkol sa naibigay sa kanyang negative feedback ng customer niya na nakuha niya sa pagla-live selling. And I think yung customer niya na yun is mami din yata. And she was really upset and crying habang sinishare niya yung experience niya na yun. And sino ba namang hindi malulungkot and madidismaya sa ganun? Kasi sa totoo lang, I understand kasi mahirap mag-live selling. Tapos makakakuha ka pa ng ganun, bogus na customer. Pero sa mundo ng e-commerce or sa business, hindi talaga natin maiwasang magkaroon ng mga ganyan na customer. Kahit pa-honest na tayo or tama yung ginagawa natin, meron at meron talagang mga customer na medyo mahirap makaintindi. Ganun na lang, sabihin na lang natin ganun. Yung iba, bibigyan ka ng negative review just because hindi lang bumagay sa kanila yung nabili nilang damit mula sa'yo. Sa akin, personally, tinatry ko siyang i-resolve na kausapin ko muna si customer kung ano yung naging problema, chika-chikahin, kung pwede pang palitan yung negative review. If not, mag-o-offer ako ng certain amount na i-refund ko sa kanya. Usually, pumapayag yung mga customer sa ganun eh. Ngayon, kung si customer ay talagang matigas, ayaw niyang pumayag kahit ano pang sabihin natin, meron pa namang last resort. Doon sa feedback nila, replyan natin yon. At ito na yung pagkakataon natin to state our side na sabihin natin na honest tayo, we are honest, we are transparent, something like that. Para kung may mga customers na magbabasa-basa na undecided kung bibili ba sa'yo o hindi, is magkakaroon sila ng impression na, ah, wait, responsive naman tong seller na to. Mukhang hindi naman ako iiwan sa ere. Yung mga ganong impression. So, this is the only way na lang to turn these undecided customers into potential customers.